magandang araw at gabi mga kakulay. Nais ko pong magpasalamat sa walang sawang pagtitiwala nyo sa amin. Ngayon po ay naka 500 subscribers na po kami. Hindi po ito magkakaroon ng katuparan kung hindi po dahil sa tulong ninyo. Maraming salamat ulit mga kakulay. At sa 500 po na subscriber namin, lagi po kayong welcome dito sa Kakulay Family. I love you all guys! Magandang araw at gabi mga kakulay! Different Mystery Files! Let's go! Magandang araw at gabi mga kakulay na nagpatunay. Ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay, malalim na pula. Sa horror ang ihahatid, yan ang totoong meaning ng Deep Red. Deep Red Mystery Files. Ako po si Deep Red. Samahan niyo po akong tuklasin ang bumabalot na misteryo at hiwaga sa mundong ating ginagalawan dito sa Deep Red Mystery Files. Maawa ka, Claudia. Huwag mo akong patayin. Naghihingalong pakiusap ni Marka. Habol na niya ang hininga, duguan ang damit at halos hindi na makilala dahil sa dami ng sugat na natamo sa katawan. Nakahiga na sa lupa ang babae katabi ng isang hukay na sadyang inihanda sa kanya ni Claudia para sa mabilisang paglikpit ng creaming nakatakda nitong gawin. Umismid si Claudia kasabay ng nakakaloko nitong ngisi. Pagkuway ay mas itinutok pa kay Marga ang hawak nitong 45 na baril. Sa tingin mo, maawa na ako sa lagay mong yan? May halong pang iinsulto niyang wika rito. Nag-uumapaw ang galit sa kanyang loob. Ito na ang pagkakataon niyang makaganti, kaya wala nang atrasan ito. Kapag nawala na si Marga, marahil ay ibabaling na ni Javier ang pagtingin nito sa kanya. Tutal, una niyang nakilala si Javier. Unang naging kaibigan. Unang minahal. Ngunit dumating si Marga. Kaya nabaling ang sanay nararamdaman ni Javier sa kanya sa babae. Malademonyong napangisi si Claudia. Kapag ipinutok na niya ang gatilyo ng baril, tiyak na ang kinabukasan niya. Siya ang magmamana ng nag-uumapaw na kayamanan ni Javier. Magiging mabuting asawa siya nito at kung suswertihin, magiging ina ng kanilang magiging mga anak. Patawad Marga, ngunit hindi na mababago pa ang katotohanan sa pagkakataong ito. Nanalo ako laban sa'yo, mariing sabi niya bago ipinutok ang baril. Siguraduhin ninyong malinis ang inyong trabaho, sambit niya at may iniabot na makapal na sobre sa tatlong tauhang siyang maglilibing sa bangkay ni Marga. Maari na kayong magpakalayo-layo matapos nito. Nakangiting sabi bago nilisan ang kagubatang iyon na siyang naging saksi ng kanyang kriming ginawa. Tinalikuran niya ang mga lalaki at mabilis na tinungo ang kotseng kulay pula. Sumakay roon at mabilis iyong pinaharurot palayo. Mabilis na lumipas ang tatlong taon. Kagaya nga ng inaasahan niya, nabaling sa kanya ang inaasam na pagmamahal ni Javier. Siya ang naging karamay ni Javier sa kulungkutang tinamasa nito magmula nang mawala si Marga. Maging ang kanilang mga magulang ay pinagkatiwalaan siya sa lahat mula sa pamamalakad ng kanilang kumpanya, sa hasyenda at sa iba pa nilang negosyo na dapat sana ay nakatakdang pamahalaan ni Marga. Ngayon ay nagbubuhay rin na si Claudia. Tinamasa ang lahat ng karangyaang dapat ay para kay Marga. Nakakalungkot lang isipin, kinailangan pa niyang patayin ang anak ng kanyang ama-amahan para maangkin ang lahat ng kayamanang ito. So, kailan ang plano mo na umuwi ng Cebu, Claudia? Narinig niyang tanong ng kaibigang si Eva habang nakababat silang dalawa sa jacuzzi. Sumimsim muna si Claudia ng alak
mula sa kanyang baso bago ito sumagot. Uuwi ako the next day, anniversary namin ng asawa ko, and he wanted me to be there. Aniya, nayamot pang nakasandal sa puting tiles. Humalakak si Eva bago tinitigan si Claudia. Seriously, Clau, nagmamukha kang napipilitan sa imbitasyon ng asawa mo. Supposed to be, ay obligasyon mo ang maganda bilang asawa, not the other way around. May I remind you? Iiling-iling siyang tumayo at isinuot ang bathrobe. Whatever, Eva. It's been 3 years. Pero hindi niya pa rin nakakalimutan ang bitch na yon. For all I know, matagal nang naaagnas ang katawan na yon sa ilalim ng lupa. Asik niya, saka biglang natigilan. Lalo pa nang naiintrigang tinitigan siya ni Eva. I thought nakipagtanan sa ibang lalaki ang stepsister mo. Takang tanong nito, may pagdududa sa mga mata. Of course! Ano pa ba ang ibang dahilan? Asik niyang bigla. Hindi niya alam ngunit nagmumukha siyang defensive sa mga titig ng kaibigan. Kagaya ng sabi nito, ginawa niya ng dahilan para kamuhian ang pamilya nila at ni Javier si Marga. Pinalabas niya na nakipagtanan ito sa tauhan niyang si Rio, na ngayon ay tuluyan ang nagpakalayo-layo kasama ang malaking halagang ibinayad niya rito. Pilit niyang iwinaksi sa isipan ang mga nangyari noon. 3 taon na ang nakakaraan. Dapat ay kalimutan na iyon ng lahat. Tinaliman niya ng tingin ng mata si Eva at taas noong nagsalita. Nakipagtanan si Marga sa ibang lalaki, leaving Javier behind. Iyan ang totoo. Maring sabi niya at basta nalang iniwan ang kaibigan. Bago pa man tuluyang makalayo si Claudia ay narinig niyang pahabol na nagsalita si Eva. I'm coming with you, papuntang Cebu, okay? Sama ko ang pinsan ko. Sabi nito na marahas niyang ikinalingon at nginisian ng dalaga. Sure! Sagot niya at nangangalit ang mga bagang na nilisan ang lugar na iyon. Makalipas ang 2 araw ay makikitang mag-isang nagbiyahe pa Cebu si Claudia. Dahil tumawag si Eva kagabi, nauna na raw ito kasama ang pinsan niya. Magkita na lang daw sila sa Montenegro Mansion. Pinaikot ni Claudia ang mga mata. Pinakaayaw niya sa lahat ay ang plastic na kaibigan. Well, halata naman kay Eva na nakikipaglapit lamang ito sa kanya dahil sa pera niya. Isa pang dumadagdag sa problema niya ay si Javier mismo. Magmula nang malaman nitong baog siya ay nanlamig na ito sa kanya. At noong nakaraang 2 taon pa, nangyari iyon. Kaya nagpunta siya ng Maynila at nagpakaabala sa mga negosyo nila sa pagbabakasakaling susuyuin siya ng asawa. Ngunit kailanman ay hindi iyon nangyari. Sa halip ay palagi niyang nababalitaang may inuwi itong mga babae sa mansyon nila. Gabi-gabi na ikinagagalit niya. Nawala na nga si Marga. May pumalit naman isa pang asungot. Nagpupuyos niyang wika habang binabaybay ang bakong-bakong daan patungo sa Montenegro Mansion. Nang makarating ay pahambalang niyang inihinto ang kotse at mabilis ang hakbang na tinahak ang marmol na daan patungo sa ingranding pintuan. Nagtaka pa siya nang walang maski isang katulong ang sumalubong sa kanya. Tanging takong ng kanyang sapatos lamang ang umaalingaw-ngaw sa loob ng mahabang pasilyong iyon nang makapasok siya sa loob. Patuloy siyang naglakad hanggang sa marating niya ang ingrande at paikot na hagdan patungo sa 2nd palapag. Napahinto siya nang maulinigan ang tunog ng piano sa itaas. Nanindig ang kanyang balahibo nang makilala ang tunog ng kantang iyon. Iyon ang paboritong kanta ni Marga. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you. Mas pinangapusan pa si Claudia ng hininga nang makilala ang malamyos na boses na kumakanta. Napaatras siya at bahagya pang nanginig. Hindi! Hindi! Hindi maaari! Sa halip na tuluyang lukubin ng takot ay galit ang nanaig kay Claudia. Sino ang pangahas na may balak takutin siya? Padabog niyang inakyat ang hagdan habang abot-abot ang kaba sa dibdib. Sisiguraduhin niyang mawawasak ang muka ng sino mang tumutugtog ng lumang awiting iyon. Please don't forget to subscribe to his channel. A friendly reminder from Deep Red Mystery Files.
pabalya niyang binuksan ang unang pinto sa kaliwa. Bumungad sa kanya ang isang napakalaking kama. May maaliwalas na bintana sa bandang kanan na napapalumutian ng kulay rosas na kortina. Habang sa kaliwang banda ay ang piano ni Marga. At tila nahigit niya ang hininga nang makitang may nakaupo sa stool at abala sa pagtugtog. Mahaba ang buhok ng babae, palingkinita ng katawan na may kulay pulang damit na abot hanggang sakong. Ang mas nagpahindik pa sa kanya ay ang dahang-dahang paglingon ng babae paharap sa kanya. Nakangisi ang dugo ang mukha nito, walang mga mata, magulo ang buhok at sunog ang balat. Tila ito isang laruang maynika nang paikuti ng babae ang ulo nang paulit-ulit na ikinasindak ni Claudia. Si Marga! Kamusta na, Claudia? Ah! Hindi na hinintay pa ni Claudia ang muling pag-ikot ng ulo ni Marga. Basta na lang siyang tumakbo palabas ng silid at nagkukumahog na bumaba ng hagdanan. Ngunit bago pa man tuluyang makarating sa baba ay napahinto siya at napasigaw ulit. Ah! Sa paanan ng hagdanan, naroon ulit si Marga. Nanlilisik ang mga mata at nakangising litaw ang may itim nitong ngipin na tila nakahanda siyang ihapunan anuman ang mangyari. May dala itong kutsilyo na mas ikinasindak niya. Paatras na umakyat ulit sa hagdanan si Claudia at tinungo niya ang silid nila ni Javier sa bandang kanan mula sa hagdanan. Doon siya magtatago, ngunit pinagsisihan niya. Dahil pagbukas niya sa silid ay bumungad ang hindi lang isa, ngunit maraming Marga na iba't iba ang itsura. May nakabiten sa kisame at ibinigti, lawit ang dila, dilat ang mga mata at naliligo sa sariling dugo at umiiyak. Halos mawala sa sarili si Claudia habang nagsisigaw at sinasabunutan ng sarili. Hindi! Patay ka na! Binatay na kita! Naaagnas ka na! Paulit-ulit niyang sigaw. Mas lalo siyang nawala sa sarili nang mula sa kanyang likuran ay lumapit ang isang iika-ikang Marga na may kargang maliit na sanggol at umiiyak. Wala kang konsyensya, Claudia. Pati ang sanggol sa sinapupunan ko, pinatay mo. Dapat sa'yo mapunta sa impyerno. Nagpapapadyak si Claudia at nawawala ng bait habang pilit inilalayo ang sarili sa mga nakakatakot na mukha ni Marga na nakapalibot sa kanya. Tila lumuwag ang tornilyo sa utak ni Claudia nang mamaya ay biglang tatawa. Tapos ay iiyak. At biglang magagalit. Pagkatapos ay tatawa na naman. Pinatay ko si Marga. Pinatay ko siya. Binaril ko na siya. At hindi na mabubuhay pa. So, naniniwala ka na? Sambit ni Eva sa kliyenteng si Javier Montenegro matapos mapanood ang video na naglalaman ng palabas. Isang uri ng palabas na nagbigay ng sagot sa lahat ng kanyang tanong. 3 taon na ang nakakaraan. Nasa basement sila at pinapanood ang pagkawala ni Claudia sa sarili habang paulit-ulit na sinisigaw ang pagpatay nito di umano kay Marga. Hindi alam ni Javier ang mararamdaman. Mabait si Claudia. Sadyang nabulag lamang ito ng kayamanan at pagmamahal nito sa kanya. Please don't forget to subscribe to his channel. A friendly reminder from Deep Red Mystery Files. Tama lang ang ganting iyan sa kanya. Matapos ang ginawa niya sa akin, dapat siyang masiraan ng bait. Napalingon siya nang magsalita ang pinakamamahal niya sa likuran. Nakaupo ito sa wheelchair at nakaabang naman ang matapat nitong tauhan na si Rio. Nauna nang ipinagtapat ni Rio ang lahat sa kanya. Hindi nito sinarili ang perang ibinayad ni Claudia sa serbisyo nito sa babae. Sa halip ay ginamit niya ito para maipagamot ang amo na humihinga pa sa kabila ng mga sugat
at nanatamo. Gumaling ang lahat ng sugat ni Marga, ngunit hindi na ito makalakad. Naapektuhan ng husto ang buto nito sa likod, kaya nanatili ito sa upo ang digulong sa loob ng mahabang panahon. Ngunit hindi iyon naging hadlang upang maitama ang pagkakamali. Lumantad siya sa harap ni Javier sa tulong ni Rio at ang mga ipinagtapat nito. Para bigyang linaw ang lahat, kinonsulta nila ang investigador na si Eva para magkunwaring pinsan ni Rio at siyang naghanap ng ebidensya na tumuturo sa kriming ginawa niya 3 taon na ang nakakaraan. Tumikim si Javier at inayos ang suot na salamin. Naniniwala naman ako, ngunit bakit hindi mo nalang ipapatay si Claudia kagaya ng ginawa nito sa'yo? Ngumiti si Marga, ngunit hindi iyon umabot sa mga mata. Hindi ako kagaya niya. Nadesperada, Sav. Isa pa, hindi ako kriminal. Hindi ako kagaya niya. Na mapagpanggap, na kagaya mo rin. Sagot ni Marga na ikinakunot ng noon ni Javier. Anong? Bago pa man makapagsalita si Javier ay iminuestra na ni Eva ang mga kamay. Kung kaya't naglapitan ang mga nakaabang na mga pulis sa pinto. Kanina pa nakikinig ang mga ito habang nagsisiwalat si Claudia sa CCTV ng mga malalagim nitong krimen. Pumatak isa-isa ang mga luha ni Marga bago tiningnan ng buong puot si Javier. Niloko mo ko, Javier. Kagaya ka rin ni Claudia. Mukha kang pera! Aniya at humagulhol habang sa puwang mukha. Inalo naman siya ni Rio habang naaawang nakatingin sa kanya si Eva. Totoo iyon. Nalaman nila ang lahat ng aksidenteng madulas sa pagkukwento si Claudia. Planado ang pagkakapatay niya kay Marga at alam ni Javier iyon. Balak na nilang angkinin ang kayamanan ni Marga bago pa man ito maipamana ng ama sa dalaga. Kaya naman, gumawa sila ng hakbang upang masolo iyon. Totoong minahal ni Javier si Marga, ngunit mas nasilaw siya sa kayamanang mayroon ito. Lulugulugong sumama si Javier sa mga pulis habang baon ang pagsisisi sa ginawa nila kay Marga. Pinusasan ito at isinakay sa pulis mobile. Kasunod naman ang nagwawala sa sariling si Claudia na tumatawa at umiiyak habang isinisigaw ang pagpatay niya kay Marga. Sumaludo naman sa kanila si Eva, kasabay ang pagpapasalamat dahil nahuli na rin sa wakas ang dalawang wanted sa pagpatay kay Marga, maging sa pagnanakaw ng mga ito sa kayamanan ng pamilya ng dalaga. Ayos na po ang lahat, Senyorita Marga. Maaari ka nang mamuhay ng matiwasay. Sambit ng matapat niyang tauhang si Rio. Ngumiti si Marga at nagpasalamat kay Rio. Hindi niya magagawa ang lahat kung hindi siya tinulungan nito. Ang binata ang nag-imbento ng napakaraming kawangis niyang Marga na siyang ipinantakot nila kay Claudia. Robot lamang ang mga ito na may nakalagay na memory chip na nagmula sa alaala ni Marga. Kaya tila si Marga rin kung kumilos ang mga ito. Wala nang mananakit at manluloko sa iyo, Senyorita. Takot lang nila kung makapaghiganti ka. Tura ni Rio sa kanya habang pinagmamasdan ang mga papalayong sasakyang kinasasakyan ni Javier at ni Claudia.